Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na and click the notification bell below para ma-notify ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So, for today's vlog or video guys, ang pag-uusapan natin ay ang buhay tourism ko. Alam ko na meron na akong video ng buhay tourism kasama yung mga classmates ko dun sa pinaka-first vlog ko. So, ang dami kasing nag-comment or nagtatanong doon about more on tourism course. So, napag-isipan ko na gumawa ulit ako ng video. Kumbaga, parang i-answer ko dito lahat ng mga questions kahit na sagot ko naman na doon sa mga sa comment section. And, isi-share ko na rin yung pinaka-program overview ng tourism course. So, kung may balak ka mag-tourism, mag-travel management, this video is for you. And just keep on watching. So, FYI pala guys, I was graduated last March 21, 2019. So, yun, magsta-start na muna tayo sa pinaka-program overview ng tourism. So, ayun, nag-search ako. Kasi alam ko naman hindi ako super knowledgeable about tourism course. Hindi ko talaga alam yung pinaka, yung as in lahat-lahat. Kaya mas maganda yung nagsa-search tayo, di ba? Para mas correct yung information na sasabihin ko sa inyo. So, program overview. Bachelor of Science in Tourism Management is a 4-year college course recommended for people who wants to have a career in the field of tourism and event management. So, ibig sabihin guys, kung mahilig ka talaga mag-travel, gusto mo mag-trabaho sa airlines, travel agency, hotel, and event management. Ibig sabihin, pwede kang maging event planner. Yun, ganun siya. Pwede kang magawa ng mga event, magbuo ka ng mga, tawag dun, ng event. Kumbaga, ikaw mismo yung magpa-plan ng mismong event like birthday, debut, ganun. Ikaw magpa-plan ng mga ganun, as in lahat. So, this course leads to expertise in management of tour operating agencies as well as other jobs in tourism and hospitality sector. So, yung mga hospitality sector, syempre, given na as in lahat ng, like, yun, hotel, airlines, and DOT, pwede po kayo doon sa mga, yun, sabi nga dito, tour operating agencies. So, tulad nga kanina nang sabi ko, nag-apply na ako sa mga travel agency. Yun yung mga gumagawa ng tour packages, gumagawa ng mga visa assistance, passport, ganun. So, the BS in Tourism Management course consists of several CHED mandated general subjects, while the focus of the study is on the administrative aspect of tour operating business, particularly entrepreneurship and trade planning. The curriculum also includes operational competencies, event management classes, investment, market study, and more. The combination of theories learned inside the classroom and on-the-job training will prepare the students to be globally competitive in tourism management operations. So, nung college ako, meron akong dalawang require ka na dalawa yung OJT mo. Sa ano pala ako nag-school, guys? Our Lady of Fatima University, Antipolo Campus. So, I have here, hindi to TOR, pero nandito na lahat ng subjects na tinake ko. And, ayun, balik tayo din sa OJT. Yun, dalawa yung OJT ko. Una is after my second year, summer yun. So, pagkatapos mo ng second year, sa summer, yun yung first OJT mo. And yung last is yung sa fourth year mo. And yun, yung sa first OJT ko, nag-OJT ako sa Tourism Office, DOT of Tanay, Municipality of Tanay. So, na-assign ako doon sa front desk, nag-assist ako ng mga visitors. Yun, nagpo-phone call, nagsasagot ako ng mga phone calls. And sa office naman, nag-assist ako ng mga nagsisegregate kami doon ng mga flyers na pinapamigay sa mga tourist. So, nung doon din ako, na-assign din ako sa tourism area, tourism office doon sa pinaka-plaza nila, sa Tanay, here in Tanay. So, doon, pag may mga, lalo na summer kasi yon, kaya Holy Week,
yung mga nagbibisita iglesia, yun, pinapasok namin yung mga buses doon. So, nangmimigay kami ng flyers. Sa flyers na yun, nakalagay lahat ng tourist spots na pwedeng puntahan ni tourists or visitors. So, yun, kung sa mga nagtatanong rin pala, kung merong math dito, merong subject na math, yes, we have math subject. Meron ditong business math. Ayan, may mga math dito, basic statistics, meron pa ditong accounting, yun. May mga ganong subject. May math talaga sa tourism, guys. Hindi mawawala yun, syempre. And hindi naman talaga siya sobrang hirap kung iintindihin mo lang. So, yun. So, balik tayo dito sa program overview. So, sa mga nagtatanong din kung what are the admission requirements for BS Tourism Management? So, requirements at each school may differ. But these are the common requirements. So, depende pa rin talaga kung sa college na pipiliin nyo, kung saan kayo magkaaral ng college, kung ano yung mga requirements nila. So, ito yung mga common requirements. Must be a high school graduate. Must pass the college entrance examination. Must pass the interview conducted by the college or university admission officer. So, medical laboratory results and health certificate. Good moral certificate from the previous school. And particular ratings in the National Secondary Assessment Test or NSAT. Some schools require particular rating in the National Secondary Assessment Test, NSAT. Some schools require particular high school grade or gross point average. Height requirement of 5'2 for the ladies and 5'4 for men. So, may nagtatanong din pala sa akin kung may height requirement daw ba pag nag-take ka ng BS Travel Management or Tourism Management. So, guys, sa Fatima, wala. Wala po kaming, wala silang height requirements dun. Kaya, okay lang kahit 4'11 ka, 5'11 ka, ganun. So, next, what skills will help you succeed in this course? So, pag nag-graduate ka, I mean, pag nag-aral ka or nag-take ka ng course na to, tuturuan ka kasi dito yung i-expose mo yung sarili mo. Kasi, syempre, tourism course, yan yung course na usually, nasa frontliner ka. Nasa front, oo. Exposed ka sa lahat ng tao. Mag-assist ka ng clients mo. Lalo na pag sa airlines ka, pag passenger agent ka, mag-assist ka ng clients, passenger and customers mo. Pag nasa hotel ka, yun. Talagang exposed kayo sa tao. Tuturuan kayo dito ng mga personal development nyo. Kung paano yung proper na pag-assist sa customers. Pag-assist, pag may mga complaints sila. Yun, tuturuan kayo lahat nun. So, ito yung mga skills na makukuha nyo pag nag-take kayo ng course na to. Interpersonal skills and ability to work well with others. Siyempre, yun nga, personality development. Parang tuturuan kayo dito, yung interpersonal skills nyo, aayusin nila, charot lang. Ayun. Siyempre, tuturuan kayo kung paano kayo makisama sa mga co-workmates nyo, sa mga customers and clients nyo. So, and good written and verbal communication skills, particularly in English. So, lalo na pag sa airlines tayo nagtrabaho, sa hotels, and mga ticketing agency, travel agency, yun, usually dun, di ba, may mga foreigners, di ba? So, dito, tuturuan ka din kung paano talaga yung proper English speaking. So, yun, syempre, nagre-require sila na good ano ka. Kumbaga, parang magaling ka sa communication skills, lalo na sa English. Kasi nga, minsan, mag-a-assist ka ng mga foreigners, hindi naman pwedeng, mga ganun. Syempre, dapat alam mo yung sasabihin mo. Dapat may alam ka, may knowledge ka about English speakers, ganun, English speaking. So, organizational and time management skills, tuturuan din kayo. Administrative skill, some career choices will require sales and marketing abilities. Ability to learn and operate computer applications, of course. So, may mga nagtatanong din kung how difficult is this course? So, sa mga sagot ko nga doon, yung iba, sabi ko, hindi naman siya mahirap kung talagang gusto mo yung course mo. Walang mahirap na course kung gugustuhin mo. Oo, may mahirap kasi nandun yung mga challenges, yung mga sa mga exams.
sa mga memorization. Pero kung mag-e-enjoy ka at magiging masaya ka naman, hindi na yun mahirap para sa'yo. So, ayun, sabi dito, the BS in Tourism Management course is relatively easy. Several subjects require memorization, such as in the study of places. So, ayun, pinag-aaralan dito yung places, history, culture, and languages. And some other subjects require critical thinking and calculation since this is a management course. So, sabi ko nga kanina, meron kaming course dito ng math. So, ayun, tulad din dito. Dahil management course nga daw to, nagre-require talaga sila ng critical thinking and calculation. Kaya, hindi talaga mawawala ng math sa tourism course, guys. So, the latter part of the program is considered the most interesting. It will be spent with the site tours, practicum, and on-the-job training where students can apply their theoretical know-how into practice. So, yun, ay, so yun guys. Kaya kami may mga tour. Kumbaga, parang ine-expose kami kung ano yung ginagawa sa mga hotels, gano'n. May mga tour kami sa hotels, and saan pa ba? Meron kaming tour sa mga tourist spots, gano'n. Para kumbaga ma-expose kami, yung knowledge namin, gano'n. So, nung fourth year kami, nag-convention kami. Meron akong vlog, diba? Na convention. So, yun, nag-convention kami sa Sofitel. Yun, doon, hotel, yun. Diba, isang practice na rin yun para makita ng mga tourism students kung anong ginagawa ng mga employees or and staffs doon. Kasi pwede ka doon eh, pwede ka na mag-apply sa hotel eh. So, how long does it take to complete BS in Tourism in the Philippines? Kung taga-Philippines ka, yung BS in Tourism Management Program takes 4 years. So, sa Patima, oo, 4 years din yung course namin. And, note, this may change due to the K-12 integration. So, yun yung sabi dito sa internet. Mapwede pa daw magbago yun dahil sa K-12 integration. The program may be completed in a shorter time in schools that follow the trimestral curriculum. So guys, about pala dito sa mga subjects namin. So we have, so 4-year course to, kada year merong dalawang semester. So total of 8 semester. Tama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun. So hindi ko pa pala nasabi kanina yung, eto kasi, hindi ko pa nasabi yung sa second OJT ko. So yung first OJT namin, nagre-require pala siya ng 300 hours. So, almost 2 months yun. Ganun, mga ganun, 2 months. So, yun, itong last OJT namin, sa ano po ako nag-OJT? Sky Aviation Learning Center. That was in PAGS, sa Pasay po, malapit sa Terminal 1. Actually, ano siya, investment learning siya na OJT. Magbabayad ka, may training kayo, classroom training, tapos may exposure, meron kayong ilalagay kayo sa office, ganun. Tapos, after 2 weeks, ilalagay din kayo sa Terminal 1 sa mga ano nila doon, sa mga airlines kung saan airlines pwedeng kung saan airlines available na pwedeng tumanggap na OJT from Sky Aviation Learning Center. So, after ko doon sa admin, nag-ano naman ako. Nilagay nila ako for exposure, nilagay nila ako sa Gulf Air Company Airlines. So, yun. Naranasan ko doon na napunta sa gate. So, yung sa mga boarding, ay sa gate ng mga airline, nag-assist ka ng passengers. So, yun, sasagot ka ng mga phone calls. Minsan, yung mga nagtatanong doon, paano magpa-rebook, mga ganong eksena. So, sa school tala namin, guys, pwede kang mag-OJT abroad. Kasi, meron akong classmate na nag-OJT sila sa US. And, oo, hindi siya libre, actually, kasi magbabayad ka rin ng big amount talaga. So, yun. Pero, sabi nila, bawi naman daw, kasi, pag nag-OJT ka doon, lalo na sa mga hotel, ganon, may mga sweldo daw yun. Or tip, ganon. Binibigyan sila ng mga tip, ng mga visitors, customers, clients, ganon. And ito, pag-usapan na natin yung specializations. Ano bang trabaho ang pwedeng makuha pag nag-take ka ng tourism course? So, first, isa na dito na yung events management. Events management is a program of tourism management that focuses on developing the skills and creativity of event organizers and managers. Yun, tulad na nasabi ko kanina, pwede ka maging event planner, event organizers. Kumbaga, parang ikaw yung mag-organize ng isang event. Ikaw yung kukuha ng mga sound system, catering, kung maghahanap mo. So, pwede rin housekeeping ka sa mga hotel. Housekeeping is a specialized training program that consists of classroom instruction and hands-on practical experience necessary for providing housekeeping services. So, ito, is there a board exam for BSTM? Yun pala yung sabi ko kanina. Kung meron palang mga licensure, board exam. So, there is no board examination for BS in Tourism Management graduates. However, if you want to work in the government sector, kung gusto mong magtrabaho sa mga government, like mga government sa municipio, ganun, or DOT,
you have to take and pass the civil service examination to qualify for civil service eligibility necessary for admission to government service such as in the Department of Tourism. Yun, nakasabi ko lang. Pag gusto mo nga sa mga DOT, kailangan talaga mag-take ka ng civil service examination and kailangan mapasa mo yun. So, for more career opportunities for BSTM graduates, entry-level jobs, jobs requiring no prior to minimal level of experience. So, ito na yung iba pang mga job opportunities. Tour escort. Ibig sabihin, accompany a client or groups of people on an organized trip or package tour arranged for them by tour companies. So, parang tour guide. Ayun. Pwede kang mag-tour guide. So, yun. Napag-aralan din namin yun, guys. Medyo naalala ko lang na yung mga ibang ginagawa namin nung college kami. So, yun. Nag-tour guiding din kami. Tinuruan kami mag-tour guide ni Ma'am Alan Sagay. Hi, Ma'am, if you're watching. So, thank you po sa pagtuturo. And pwede ka rin maging tour agency clerk. Perform secretarial tasks behind the counter such as encoding, clients' inquiries, personal information, and booking their necessary traveling requirements and documentations. So, yun. Ikaw gagawa ng mga travel requirements nila and documents nila. Yung trabaho yun is tour agency clerk. So, next is hotel and resort personnel. Provides hospitality and accommodation assistance to traveling patrons. Tour agents or representative. Sales and marketing personnel who offer and assist customers in choosing their destination, transportation, lodging, and travel plans. So, yun, parang unrelated din siya sa tour agency clerk. Pero itong tour agent, parang ikaw yung ano nila, advisor nila sa pagpili nila ng destination na pupunta nila. Tapos ikaw rin mag-arrange ng mga transportation nila, lodging, and travel plans. So, parang ikaw rin yung advisor nila sa pagpaplano sa travel nila. So, ito, si travel agents pwede rin promote vacation packages, cultural tour and heritage site voyage, religious pilgrimage expedition, field trip, or panoramic sightseeing through continuous solicitations. So, ang dami pa talaga work. So, ito pa, meron pang ibang mid-level positions. Reservation personnel for tour agencies, event coordinator or assistant, tourist language interpreter. So, yun, meron din kaming language ng... Ito. Meron kaming foreign language, Spanish. So, yun, nag-aral kami ng Spanish, guys. Yun, tapos nag-present kami, nag-tour guiding kami in Spanish. Yun, tuturo. Sa Fatima yun, I don't know lang sa ibang schools. So, ayun. Flight attendants, of course, lalo na sa mga aspiring flight attendants dyan. Sa mga gusto talaga maging flight attendants, guys, ito yung course na para sa inyo. So, flight attendants, airline crew members who undergo a specialized training to assist air passengers in their flight on board. So, nung naalala ko sa seminar namin, meron isang flight attendant na nag-share ng kanyang experience sa pag-apply. Sabi niya, super, marami na rin times na fail sa mga interview, pero kung gusto mo talaga na maging FA ka, kasi marami talaga nangarap maging FA. So, alam ko na hindi ako para doon kasi my height is kulang na kulang. So, yung maraming ganun na gusto talaga maging FA and kinakaya nila. Kasi darating naman na time na lalala kung patient ka, darating ng time na kung gusto mo yung bagay na yun, mapapasaya talaga yun. And always pray for it. Kaya niya yun, guys. So, advanced positions. Ito pa. Meron pwede pang tour agency operator, tour agency supervisor, assistant agency manager, front office manager, event organizer, destination specialist, travel and tour counselor, government tourism officers, tourism researchers, tourism academicians, travel writer. So, meron din ditong jobs not related to BSTM that graduates can apply. So, una dito is call center agent, administrative staff, freelancer working online. So, career opportunities abroad. Filipinos are in demand abroad for many tourism-related jobs. So, pwede tayo mag-abroad abroad, including tour escorts, tour guides, ticketing attendants, agency clerks for tour companies, travel consultants, destination specialists, language interpreters, event organizers, corporate managers for travel agencies, and more. Salary levels. For fresh graduates in the Philippines, the salary range for entry-level jobs in the travel industry is about 11,000 to 14,000 monthly. So, depende yan kung anong work mo. More advanced positions can earn up to 25,000 per month. Salaries for those who work abroad are generally much higher. Of course, kaya ang dami nag-abroad kasi mas mataas talaga. So, yun guys. Punta na tayo dun sa mga nag-comment dun sa video ko sa first vlog ko. So, yun. Meron dito yung nagtanong sa comment section kung ano daw si Japs Tamayo. Hello po ate, tanong ko lang po kung ano-ano po yung mga subjects ng BSTM. Thank you po. So, actually, hindi ko stop na isa-isa kasi ang dami niya. Ayan siya, guys. Super dami niya. Ganyan siya kadami. Ganyan yung mga subjects niya.
meron dito, syempre, mas more on tourism subjects. Like, mga history nga, cultures, ganun, ang dami. Principles of tourism, tourism planning and development with crisis management. May math din po, tulad ng mga tatanong, may math, may logic, physical, may PE, may values education, cultural anthropology, super dami guys. Kaya, iba-iba yun eh. Kung ibang school, diba, parang iba yung tawag sa mga subjects nila. Kaya, depende rin talaga sa school. Siyempre, mas focus sila kung ano yung course natin. Dun sila na subjects nagpo-focus. So, meron din dito si Trisha G. Cole. Hi, ilan uniform niya sa OIFPO kapag tourism? So, ito guys. Kahit graduate na ako, I'm still wearing. Pinakita ko talaga, sinuot ko pa yung uniform ko. Ayan siya. So, actually, ito yung new, bagong uniform namin. Dati, ano siya, parang block na may white din, ganito rin, tapos may pag-ganito rin siya. Pero, yung white niya sa loob, hindi ano, long sleeve. So, ngayon, bago na siya. Yung palda nito, hindi ko lang sinuot kasi ang hirap. So, ganito na siya ngayon. Meron siyang parang pa-necktie. And, ayan siya. May pag-ganito. Actually, una mo itong susuotin, ha? Hindi siya hindi siya dyan nakatahi na talaga. So, long sleeve siya. Before, ano lang siya, hanggang dito lang. So, ngayon, long sleeves na siya. So, ayan. Maganda siya. So, yung palda nito, ganito yung tela niya. So, yun. Meron kaming, actually, ano, ayan, hindi ko pa pala nasa, basta mamaya na, may tanong pala na ganun. Bali, tatlo na yung uniform namin. Meron kaming gala uniform, yung pag may mga event kami, yun yung uniform namin, na parang, para siyang pang FA, ganun. So, eto yung bago, and then yung old. And then, bali, apat. Kasi meron kaming subject na food and beverage na subject, subject, F&B. So, meron din kaming specific na, ano dun, na uniform. And then, eto, si Echo, bawal po ba talaga ang may tigawat or scars or sungki sa tourism? So, Echo, hindi naman. Hindi mo kailangan maging perfect skin or kailangan perfect ka yung panglabas na tao mo, hindi. As long as gusto mo yung scars mo, yun yung gusto ng puso mo na i-take, go on with that. Huwag mong gawing hindrance lahat ng yun. Para lang, hindi, kumbaga para maging hadlang siya sa'yo sa pagbuhay ng tourism course. Pero, pag nag-apply ka na, lalo na sa mga airlines and front desk, mga frontliners position, of course, kailangan mo na maging look presentable. Pero, pag nag-take ka ng tourism course, hindi naman. Kasi, syempre, as time goes by, mas may improve mo naman yung sarili mo habang nag-aaral ka. Kaya, okay lang yan kahit mag-take ka pa lang ng tourism course sa college. Kahit may mga ganun ka, may mga blemishes ka man dyan, or sungke, mag-braces ka, wala pa naman, hindi pa naman tayo nag-work kaya. Kaya pa yan. Pero pag yun nga, nag-work ka na, syempre, mas pipili. Yung ibang company, mas prefer nila yung maayos, clear skin. Alam mo yun, kung kaya mong gawa ng paraan para maging clear skin ka, go. And syempre, mas gusto nila maayos yung itin. Syempre, nagsismile tayo in front of our clients and customers. And yun. I want to be loved. Ate, ask ko lang po, napasa ko po kasi application form ko, nakalagay sa first choice ko, BS. Criminology, second choice ko, hotel management. Kaso, nung napanood ko yung video nyo, gusto ko mag-tourism. So, sabi ko dito, I think yes, if you want to be sure, just ask the registrar office kasi yun ang choice mo. So, yung suggestion ko sa kanya, pwede naman siguro magpalit kasi choice mo naman yun at saka hindi pa naman siguro nagsistart yung klase nyo. Kaya, sa'yo pa rin manggagaling kung ano talaga yung gusto mong i-take na course. And, may nagtanong dito na hindi ko nasagot. Sorry, Kikay Morena Vlogs. Magkano po yung tuition fee? Usually, tumataas siya. Depende sa units na tinitake mo. Per semester, tumataas siya. Nagre-range siya sa 23, 24 to 26,000. Mga ganun. Tapos pala, kung may bayad po yung OJT namin, yes, meron po sa Fatima. I don't know lang sa iba. Anong SHS strand po yung kinuha nyo? Ano, from It's James, anong SHS strand po yung kinuha nyo? Ano po height requirements? Do you need clear skin po ba? Yun nga sabi kanina doon sa program overview ABM, yung SHS strand. Actually, hindi na ako ng senior high, graduate na ako. Di ako nabutan ng senior high school. Sabi ko sa kanya, sorry, pero di na kasi ako nabutan ng SHS and graduate na ako. I think for taking this course, ay walang height and clear skin requirement. But when you graduated and look for a job, like cabin crew or any airline-related job, some of the company required it. So, lalo na pag cabin crew ka, pag gusto mo mag-FA, syempre, mas pipiliin talaga nila yung ano ka guys. Maayos yung itin mo, yung may skin mo medyo okay. Ayun.
And height requirements, of course, nagre-require ng height requirements lalo na pag FA. And sa mga hotel. Kasi nasa ano kayo, front desk ka, concierge, mga ganon. Mga receptionist, may mga height yun. So, maraming math sa tourism. I mean, puro math. Ano, from KC, ano po ba mga ginagawa lang? Bet ko rin kasi, yan eh, kahit lalaki ako. Yes, may math, pero hindi naman sobrang dami. Kasi management course nga siya, kaya talaga nagre-require naman. Hindi naman, math. Kailangan talaga ng math, guys. Kaya okay lang yan. Yung iba kasi, pinipili lang mag-tourism course kasi piling nila wala daw math na subject. So, meron pa rin talaga. So, anong ginagawa? Yun. Exposure. Pinapractice yung self mo for exposure. May tours and events. May mga event kayo. Magluluto. May mga subject din na may magluluto kayo. Ganun. Turuan kayo dyan ng mga... Sa food and beverage namin kasi tinuruan kami ng table set out, table setting. Yung paano mag-skirting, ganun. Tapos yung mga utensils, yun. Ano yung mga tamang paglagay. Kung lalaki ka, sige, go lang. Pwede ka mag-tourism. Wala naman eh. Lahat ng gender pwede ka sa course na yan. Paano kapag mataba? From I want to be loved ulit. Paano kapag mataba ka? Okay lang ba yun? Oo naman. Okay lang naman, syempre. Guys, payo ko sa inyo. Huwag niyong gawing hindrance. Yung mga feeling yung insecurities niyo sa sarili niyo. Tama ba, insecurities? Yung parang mga ano niyo sa sarili niyo. Mga feeling niyo na hindi kayo okay. Hindi kayo fit sa course na yun. Parang mataba ba ako? Marami yung fibers. Hindi ako pwede mag-tourism. No, don't think about it, guys. Basta kung yun yung pangarap niyo, go lang. Sabi ko nga sa kanya, oo naman po, wala naman yun sa physical appearance. Sa skills mo yun at knowledge na mapapakita mo. Hi po, from Kiza Abaygar, pwede po ba kahit medyo chubby? Oh yes, of course, tulad ng tanong ni ate, I want to be loved. Oh yes, pwede, okay lang. Are you all SHS graduate or college students? Ng college na po kami, from JG. Hi, graduate na pala. Hi, from House of James. How can I ask, ano po ba ibang job opportunity sa tourism sa course in case hindi ako makuha sa pag-FA? So, nasabi ko na siya kanina sa course program overview. So, meron dito si Kaiser says, magkano po ba ang tuition pag mag-tourism? So, depende nga sa units, lalo na per sem, nagbabago-bago talaga. 23 to 26,000, mga ganun. Depende pa pati sa school. And si, from Bings ka, ilang years po ang tourism? 4 years po siya. Rika Jean, anong height niyo po? 4'11 po, pero I consider na 5 flat. Char! From Jillian Maury, nagsiserve din po bang tourism like food and beverage services? Yes, meron po kaming subject ng, tulad ng sabi ko kanina, meron kaming subject ng F&B, food and beverage. And yun, tuturuan kayo din ng table setup, tulad ng sinabi ko. And yun, tuturuan kayo ng pagluluto, and so on. Danny Mohobi, thanks for spreading positivity kasi napagaan mo yung loob namin. Tourism is indeed a very interesting course. Yes naman. Thank you din, Danny. Super nakaka-motivate. Wait lang. From Danny Mohobi ulit, hi po, sa anong subject kayo mas nagpo-focus? Of course, dun sa mga tourism-related na subjects. Dun, sa mga travel agency, yun, mga ganun. Tour guiding. Pag gagawa rin kayo dyan ng mga ano, paano mag-book, tuturo kayo paano mag-book. So, ewan ko kung nakalimutan ko na sabi ko siya kanina. Meron kami Amadeus training. So, Amadeus is a system siya na ginagamit sa mga travel agency para makapag-book sila directly sa mga different airlines. Tama ba? Ayan, para sa mga ganun. Tinuruan kami na may ganun kaming training. Nag-book kami. So, may mga code sila dun na itatype para ma-verify mga ganun. Tuturuan kayo ng ganun. From Jasmine Bachelor, gusto kong maging tourism student pero pangu ako guys. Girl, pangu din ako girl. Okay lang yan. And, ayun, from Mika Reyes, hi, please answer this kasi restaurant and bar operation ako at SHS pa lang po ako. Pwede po bang mag-tourism yung mga kagaya ko? Hindi po ba ako mahirapan sa pagpapalit ng course na, I'm sorry, hindi siya nakalo. Na gusto ko, travel management po kayo, diba? So, meron din po kayong pagluluto at pagtitimbla ng mga beverages kagaya namin. Nagluto kami, may subject kami ng pagluluto, pero hindi kami tinuruan dun sa mga pagtitimbla, mga ganun, mga beverages. Wala ganun. And kung hindi ka mahirapan, siguro hindi naman, depende kung i-credit pati yung mga subjects na tinake mo before. And kung hindi siya makredit, dun ka mahirapan, baka mas matatagalan ka. Tama ba ako? Hindi naman, kaya yan. Kasi related naman yung dati mong course eh, dun sa, kung gusto mong mag-travel management.
And it's all about anime. Ate, please answer my question. May math po bang tourism? At ano po yung dapat kukuning strand size stitches? Yes, meron. Yes, sinabi ko na kanina. And strand is ABM ulit. At ate, anong strand po? From Winchie Henson, anong strand po kinuha ninyo nung SHS kayo? Di po ako nag-SHS. SHS. Pero yung strand po is ABM. Ano, from Lisa Blackpink, ano po dapat strand kunin pag nag-tourism? ABM? So yun, from Playtime Farm, ano pong may hihirap na ginagawa or activity pag tourism? Mahirap. Saan ba ako nahirapan? Nahirapan ako sa memorization, guys. Kasi dyan mag-memorize kayo ng mga Ayato codes, airport codes, map. Mag-memorize kayo ng map. Yun, mapa ng mundo. Ganun siya kahirap. Then yung mga codes, mga airline codes, guys, yan, medyo dun ako nahirapan. Kasi merong dun isang subject na may blank map siya. Tapos kakabisaduhin mo yun. Tapos yun, ikaw yung magsasagot dun sa blank map na yun. Medyo dun ako nahirapan. Sa activities, nag-enjoy ako sa mga activities. Lalo na sa mga food and bev, pagluluto, exposure, tour guiding, travel agency practice na ganun. And ano talaga, as in yung mga activity na sa'yo ng mga professor sa Fatima, parang as in practice yan, as na para kang employee. Yan, yung mga ganun kayo, i-group kayo, tapos parang magpe-present kayo paano yung ginagawa sa travel agency. Pag may nagpapabook, ano yung mga uunahin yung procedure, ganun. Sa airlines, ganun din. Ano, from SES, HSS po ako this year, and ABM po ang kinuha ko. More math po ba? Mahirap yung lesson about tourism. By the way, old po din po ako. Hello, sa'yo, SES. Hindi naman siya more on math. And mahirap yung lesson about tourism. Yes, may madali. Yes, may mahirap. Pero kakayanin. Kayanin mo siya. Maiko Chan, may math po ba dyan? Yes, meron. Paano po pag mataba? From Franco Espadilla. Mataba ng konti. Pwede po bang mag-tourism or flight attendant? Kasi pag nagta-travel ako going to Iloilo, siyempre nagtitake ako ng plane. Yung mga nakikita ng FA na wala pa akong nakikita ng medyo chubby, pero kung kaya mo siyang i-work out na na medyo maging slim ka at gusto mo talaga mag-FA, so work for it. Kaya mo yan. So, Eric's Vlogs, nice vlog, keep vlogging and enjoy. Thank you, napindot ko ng pula sa channel mo. Sana mapindot mo rin yung akin. Salamat. By the way, magtuturism ako. Hashtag support the Filipino vloggers. Thank you, Eric's Vlogs. Eldoritos, hello, pang tourism ba? Ay, pang girls lang. Madalang mo lang po kasi makita na lalaki sa tourism. Lalaki po kasi ako. Gusto ko mag-tourism. Ano po advice nyo? By the way, yung boyfriend ko, hi D, hi Kurt. Tourism student din siya. Lalaki siya, syempre. And graduate din siya from Olfu. And yes, proven. Pwedeng mag-tourism ang mga lalaki, guys. O, tulad dito, nag-reply sa kanya si Eric. Parongaw, for all siya, bro. Marami naman pong nagtuturism, pero kasi ang akala ng iba, di bagay sa lalaki. Kasi baka wala sa personality nila or sa gusto nila na mag-tourism. Pero kung yung nasa puso nyo ay maging tourism student at yung talaga gusto nyo, walang problem po dun. Kung karamihan babae, okay lang yun. Madali lang naman yan, basta gusto mo ginagawa mo. From Chanta ba? Me, kung pwede lang po ako mag-go back sa pagpasok sa kaya siya na nag-tourism na lang pala ako. Bakit pa kasi ako nag-ITM? So, yun. Okay lang yan po, kuya. Ask ko lang po kung ilang years yung tourism. 4 years. 4-year course po siya. From Yumi Septolobriano, ask ko lang po, mahirap po bang course? No, kaya-kayanin. Gay mind, may gay po ba yung classmates? Yes, I also had. Lion Samantha Katonduans. Ay, nako ate, sa wakas meron ka na din siya. Ay, thank you. Si Lian. So, pili ko wala na. Wala nang question dito sa comment section. So, sa lahat ng nag-comments, guys, sa concerns nyo, thank you. And kung hindi ko talaga nasabi lahat pa, feeling ko kulang ako sa time. Ang dami ko na rin na-share sa inyo. Feeling ko sana nakatulong ako. So, bago ko makalimutan ng lahat, I want to shout out kay Maricel Toledo. Thank you, girl, for always supporting me. Maraming salamat sa'yo. Love you, ma. And I think I'm done, guys. So, sana natulungan ko kayo sa gusto nyo na i-take itong course na to. Sana nabigyan ko kayo ng advice or sana nagka-idea kayo or what. Sana natulungan ko kayo. Ayun. And ayun, guys. Salamat sa mga nag-comment and thank you sa mga positive comments, guys. Sobrang nakaka-motivate siya sa akin. And ayun, lalo na sa mga aspire.
aspiring flight attendant talaga, don't give up. Kahit, lalo na sa mga nagtatanong sa daming tanong kung may math at kung mahirap ang course na to. Guys, walang madaling course. Oo, nahirapan ako, pero kinaya ko. Kinaya naming lahat. Mga kaibigan ko, as in lahat-lahat. And super nakaka-enjoy talaga mag-tourism, mag-travel management. Kasi, lalo na pag gusto mo talaga ng ano, exposure, meron kang good personality, kumbaga parang pleasing personality, gusto mo ng ganun, eh, para talaga sa yung course na to. Lalo na gusto mo mag-travel, para talaga sa yung course na to. And yun, ako kasi gusto ko talaga mag-travel dati. Gusto ko rin talaga maging FA before, pero dahil ang dami nagsasabi sa akin, medyo naano ako noon na bakit ka na tourism, ang liit mo, ganun, eh, paano ka mag-FA, ganyan. Lagi ko na lang sinasabi na hindi lang naman FA yung pwede kong kunin, na ang dami pa namang job na pwede, ang daming job opportunity pag ano ka, pag tourism yung course mo. Kaya tinatagan ko yung loob ko, kahit ang dami nilang sinasabi sa'yo, ang liit-liit ko, bakit ako nagganito, paano mag-FA, ang liit-liit mo, ganyan-ganyan, whatever. Pero, nag-go pa din ako sa course na to, hindi ko siya inisip, tinanggal ko yung mga negativity, and yun, face the challenges, guys. Hindi naman talaga mamawala sa lahat ng course yung hirap, and isipin nyo lang yung goals nyo, yung pangarap nyo, ma-achieve nyo yan. And kayanin nyo, lalo na ngayon graduate ako, medyo nahihirap. Ang hirap talaga maghanap ng work, pero kinakaya. So guys, thank you for watching. Please, if you have more questions, feel free to comment down below. And don't forget to like and subscribe. Share this to your friends. Thank you for watching. God bless you all. God bless you all. Be tourism, love tourism. Bye-bye. God bless.